Naranasan mo na bang lokohin ka ng isang tao na lubos mong pinagkakatiwalaan? Yung inutangan ka, ngunit bigla na lamang hindi nagparamdam at hindi ka na binayaran. Yung anlaki ng tiwala mo sa kanya, tapos sa bandang huli ay ikaw pa ang masama. Kung ganun, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Lumaki sa isang pamilyang negosyante ang babaeng si Bernadette. Kaya nang makatapos ito sa kanyang pag-aaral, ay katulong na siya ng kanyang mga magulang sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. Mayaman talaga ang kanyang pamilya, ngunit kahit na ganoon ay hindi nila itinuturing ang kanilang mga sarili bilang isang mataas na tao. Sa totoo nga ay palagi silang tumutulong sa kanilang mga empleyado na nangangailangan ng pera. Bernadette, marami na kaming inaasikaso ng tatay mo. Gusto lang sana naming ipaalam sa'yo na simula ngayon ay ibinibigay na namin sa'yo ang isa nating restaurant. Seryosong sabi ni Mrs. Mirna. Maraming salamat po, Nay. Sa tingin ko naman po ay kaya ko naman pong panghawakan ang isa pa nating negosyo. Huwag po kayo mag-alala dahil pagsisikapan ko po na mas lumago pa ang ating restaurant. Magalang na sagot ng dalaga. Kaya simula noon ay si Bernadette na ang kinikilalang boss ng mga empleyado doon. Isang araw ay pumunta doon ang dalaga nang bigla nitong napansin na parang wala sa sarili ang kanyang isang waitress. Oh, Angelica, bakit naman parang mabagal kang kumilos? Napapansin ko na parang may iniisip kang bagay na nagpapagulo sa iyong isipan, tanong ni Bernadette. Pasensya na po kayo, ma'am. Tama po kayo. Meron po kasi akong problema. May sakit po ang aking nanay at nasa ospital po siya ngayon. Hindi ko naman po siya pwedeng bantayan dahil kailangan ko rin naman pong magtrabaho para makabayad sa kanyang pagpapagamot, nakayokong sagot ni Angelica. Nang dahil doon ay nakaramdam ng awa si Bernadette sa kanyang empleyado, agad niya itong kinausap at pinagpahinga. Angelica, sige, ito ang 2,000 piso. Alam kong maliit pa yan pero sana ay makatulong yan sa'yo. Umuwi ka na muna at alagaan mo na lamang ang nanay mo, sabi ni Bernadette. Talaga po ba, ma'am? Maraming salamat po. Hayaan niyo po sa mga susunod na araw ay babawi po ako sa inyo, naluluhang sagot ng waitress. Bilang may-ari ng restaurant ay siya muna ang nagsilbing kapalit ni Angelica. Pinagtitinginan siya ng mga tao dahil alam ng mga ito na siya ang may-ari ng kanyang negosyo. Mayaman si Bernadette ngunit ginagawa niya ang lahat upang mapakisamahan ang kanyang mga tauhan. Sobrang bait talaga ni ma'am, no? Isipin mo ba naman, nagtatrabaho siya bilang isang waitress kahit alam natin na ubod na siya ng yaman, manghang sabi ni Jessa. Kilala mo naman ang kanyang mga magulang, sadyang matulungin sila at kahit na kailan ay hindi nila tayo pinabayaan, sagot ni Stephanie. Isang mabuting negosyante si Bernadette at talagang inaalagaan nito ang kanyang mga tauhan. Ang gusto niya ay ang maging masaya ang lahat sa oras ng trabaho nang walang kinakatakutang tao. Ang gusto kasi ng babae ay pantay-pantay lamang ang lahat. Walang mataas at walang mababa dahil pare-pareho lang naman silang naghahanap buhay upang kumita ng pera. Ma'am Bernadette, pagtawag ni Jessa. Oh, bakit naman? May problema ba? May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong ni Bernadette. Gusto ko lang pong malaman nyo na hinahangaan ko po kayo. Sobrang bait nyo po at wala kayong kaarte-arte sa katawan. Gusto ko lang din pong sabihin na nagpapasalamat po kami sa inyo. Magalang na sagot ni Jessa. Ano ka ba? Wala lang yun. Basta sa tuwing may problema kayo ay sabihin nyo lang sa akin. Kapag may maitutulong ako ay tutulungan ko kayo, nakangiting sabi ni Bernadette. Napanghawakan ng babae ng maayos ang restaurant na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang mga magulang. Kinabukasan ay nakabalik na si Angelica sa kanyang trabaho. Agad naman itong kinamusta ng babae kung okay na ba ang nanay nito. Angelica, kumusta na ba ang nanay mo? Maayos na ba ang kanyang kalagayan? Tanong ni Bernadette. Opo, ma'am, lumalakas na po ang kanyang katawan. Marami pa po akong mga bayarin pero malaking tulong po ang ibinigay niyong pera sa akin. Naubos ko po ang pera sa gamot, nakangiting sagot ni Angelica. Naging masaya din naman si Bernadette dahil nakatulong siya sa kanyang kapwa. Alam niya na kapag ipinaparamdam niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga empleyado,
ay susuklian siya ng mga ito ng isang katapatan. Nagpapatuloy sila sa kanilang buhay at kung minsan pa nga ay nakikipagsaya pa siya sa mga ito. Ngunit isang araw ay nagtataka ang lahat dahil kulang ang kanilang kinita ngayong araw. Iniisip nila na may isang taong kumain ngunit hindi nagbayad. Pasensya na po talaga ma'am, hindi po namin sinasadya. Hayaan niyo po sa susunod ay pagbubutihin na po namin ang aming trabaho, na kayo kong sabi ni Jessa. Sige, wala namang problema. Panonoorin ko na lang sa CCTV para makita ko kung sino ba talagang tao ang hindi nakapagbayad. Huwag niyo nang isipin ang bagay na yan. Mahinahong paliwanag ni Bernadette. Ngunit maya-maya lamang, nang mag-uwian na ang mga empleyado, ay pasimple siyang nilapitan ni Angelica. Inamin nito ang kanyang kasalanan at siya ang tunay na dahilan kung bakit kulang ang kanilang kinita. Ma'am, pasensya na po kayo. Ako po ang kumuha ng pagkain na hindi nagbayad. Nahihiyang sabi ni Angelica. Noong una ay nakaramdam ng pagkadismaya si Bernadette dahil tinulungan na nga niya si Angelica, ngunit ito pa ang ginawa sa kanya. Teka, at bakit naman nagnakaw ka ng pagkain? Nagugutom ka ba? Bakit hindi mo nalang sinabi sa akin? Dismayadong tanong ng babae. Eh kasi naman po ma'am, wala na po akong pera at matagal pa po ang swalduhan. Wala po akong tatay at meron po akong bunsong kapatid na nag-aaral pa lamang. Wala na po akong maipakain sa kanila kaya kumuha po ako ng pagkain. Pasensya na po at sana ay mapatawad niyo po ako. Paumanhin ni Angelica. Nagsimula nang pumatak ang mga luha sa mata ng waitress nang dahil sa sobrang kahihiyan. Nang marinig naman ni Bernadette kung ano ang tunay na dahilan, ay nagawa lang naman ito ng kanyang tauhan nang dahil sa sobrang pangangailangan. Hindi maganda ang ginawa mo, Angelica, at ayaw ko nang mauulit pa ang bagay na to. Pwede ka naman magsabi sa akin at huwag ka nang mahiya. Pangaral ni Bernadette. Maya-maya lamang ay sabay umuwi ang dalawa. Pinasakay niya ito sa kanyang kotse upang maihatid sa kanilang bahay. Ma'am, sa ospital pa po ako pupunta dahil hindi pa po nakakalabas ang aking nanay. Nahihiyang sabi ni Angelica. Nang makarating sila doon ay binisita din ni Bernadette ang nanay ng babae. Agad nagpasalamat sa kanya ang matandang babae dahil ikwinekwento pala ni Angelica na nagbigay siya ng tulong sa kanila. Iha, maraming salamat sa tulong mo ha. Ngayon ay malakas na ako at ngayong gabi din ay makakauwi na kami sa aming bahay. Nakangiting sabi ng matandang babae. Kung ganun po pala ay maihahatid ko po kayo sa inyong bahay. Mahihirapan pa po kayo kung sasakay pa po kayo ng jeep. Nakangiting sagot ni Bernadette. Nako, wag na po ma'am. Sobra-sobra na po ang naitulong niyo sa amin. Pagsingit ni Angelica. Ngunit wala itong nagawa nang sapilitan silang ihatid ng kanyang amo. Doon ay nasaksihan ni Bernadette ang tunay na kalagayan ng kanyang empleyado. Nakatira lamang ito sa isang mahirap na bahay kubo at naroon ang kapatid ni Angelica. Gumagawa ito ng takdang aralin at ilaw ng kandila lamang ang nagsisilbi nilang liwanag. Ang sipag mo naman, Totoy. Anong grade mo na ba? Hindi ka ba nahihirapan sa iyong pag-aaral? Nakangiting tanong ni Bernadette. Nahihirapan po ako mag-aral. Pero ginagawa naman po ni ate ang lahat para po ako ay masuportahan. Nakangiting sagot ng batang lalaki. Damang-dama ni Bernadette ang hirap ng buhay. Agad itong nagpaalam at nang makasakay na siya sa kanyang kotse, ay tsaka niya naramdaman ang isang matinding kalungkutan. Kaya pala nagawa ni Angelica ang bagay na yun ay siya lang pala ang bumubuhay sa kanilang pamilya. Malungkot na sabi ni Bernadette sa kanyang sarili. Lumipas sa mga araw ay mas lalong naiintindihan ng babae ang kalagayan ng ibang mga tao. Kahit na kailan kasi ay hindi nila pinoproblema ang pera. Pinanganak siyang isang mayaman, ngunit ngayon ay nalalaman na niya ang salitang kahirapan. Ma'am, napanood niyo na po ba sa CCTV kung sino po ang hindi nagbayad? Tanong ni Jessa. Kabang-kaba talaga si Angelica dahil baka mapahiya siya sa kanyang mga katrabaho. Ngunit iba ang sinabi ni Bernadette upang hindi siya masaktan. Nako, wala na akong oras para panoorin pa ang bagay na yun. Sige na at magtrabaho na kayo dahil dumadami ng ating customer. Sagot ni Bernadette.
Lalo pang hinangaan ni Angelica ang kanyang amo, kaya nangako ito sa kanyang sarili na pagbubutihin niya ang kanyang trabaho. Ang gusto ni Angelica ay balang araw, makabawi siya sa magagandang ginawa sa kanya ni Bernadette. Isang araw, ay makakabawi din po ako sa inyo. Hindi man sa material na bagay, ngunit gagawin ko ang lahat para maging maayos ang aking trabaho, sabi ni Angelica sa kanyang sarili. Lumipas pa ang mga buwan ay naging normal na ang lahat nang biglang mawala ng gamit si Bernadette. Nakita niyo ba yung binili kong sapatos? Pinatong ko lang yun dito pero bigla na lang nawala, tanong ni Bernadette. Ngunit kahit na isa ay walang umamin at wala daw silang alam tungkol sa bagay na ito. Agad pinanood ni Bernadette ang CCTV camera, ngunit nagtataka siya na sa iba na ito nakalingon. Maya-maya lamang ay nalapitan siya ni Jessa. Ma'am, malakas po ang aking kutob na si Angelica ulit ang nagnakaw sa inyo. Bakit hindi nyo nalang siya tanggalin at maghanap na lang kayo ng ibang empleyado? Nag-aalalang sabi ni Jessa. Wala naman akong ebidensya dahil hindi nakita sa CCTV kung sino talaga ang nagnakaw. Hindi ko naman pwedeng pagbintangan siya kaagad, sagot ni Bernadette. Nang dahil doon ay kinausap naman ni Bernadette si Angelica. Angelica, wala ka ba talagang alam sa nangyari sa pagkawala ng aking sapatos? Tanong ng babae. Sa totoo lang po ay wala po akong alam. Alam ko po na pwede niyo po akong pagdudahan, pero wala po talaga akong alam sa nangyari, magalang na sagot ni Angelica. Nakaisip ng paraan si Bernadette, muli siyang mag-iiwan ng kanyang gamit para hulihin kung sino talaga ang salarin. Naglagay siya ng isang kamera na siya lamang ang may alam. Alam kasi ni Bernadette na muling ililingon ng magnanakaw ang CCTV camera sa ibang bahagi ng restaurant upang hindi siya nito makita sa kanyang gagawin. Lumipas sa maghapon ay muli na namang nawala ang kanyang gamit. Tinawag niya ang lahat ng kanyang mga empleyado at nagkaroon sila ng meeting. Gusto ko lang makausap ang lahat dahil nawala ang aking bag. Sino ba talaga sa inyo ang palaging nagnanakaw? Tanong ni Bernadette kahit alam na niya kung sino talaga ang salarin. Ma'am, malakas po talaga ang aking kutob na si Angelica ang gumagawa ng bagay na yan. Siya lang naman ang kayang magnakaw, sumbong ni Jessa. Wala po talaga akong alam. Nagawa ko lang naman po dating mag-uwi ng pagkain dahil nagugutom na po ang aking kapatid, pagdepensa ni Angelica. Nagmama ang maangan ka pa. Sobrang bait na sa atin ni Ma'am Bernadette tapos nanakawan mo pa siya, pambibintang ni Jessa. Halos lahat ng mga empleyado ay si Angelica ang pinagbibintangan dahil ito lamang ang pinakamahirap sa kanila. Ngunit maya-maya lamang ay nagulat ang lahat nang ipakita ni Bernadette ang video ng pagnanakaw. Natulala na lamang si Jessa nang makita niya ang kanyang sarili. Pinagtinginan siya ng kanyang mga katrabaho at nang dahil doon ay kinuha niya sa pinagtataguan niyang basurahan ang nawawalang bag ng kanyang amo. Agad itong isinauli ni Jessa sabay nagmamadali itong lumabas ng restaurant. Kinabukasan ay hindi na ito pumasok kaya simula noon ay naging malinaw na ang lahat. Nagtagal si Angelica sa kanyang trabaho at nang lumipas ang maraming taon ay inanyayahan niya si Bernadette na sumama sa kanyang pupuntahan. At saan naman tayo pupunta? Tanong ni Bernadette. Basta ma'am, mayroon po akong regalo sa inyo, sagot ni Angelica. Pumunta sila sa eskwelahan at doon ay nakita nila ang kapatid ng babae na makakatapos na sa kanyang pag-aaral. Graduation ito at gustong malaman ni Angelica na isa si Bernadette sa dahilan kung bakit maaabot ng kanyang kapatid ang isang magandang pangarap. Ma'am, palagi po kayong ikunekwento sa akin ni ate. Maraming salamat po sa lahat ng tulong nyo, nakangiting sabi nito. Walang anuman, mabuting empleyado ang ate mo at tigit sa lahat ay mabuting kapatid. Dapat lang talagang mangyari sa kanya ang bagay na to, masayang sagot ni Bernadette. Masayang masaya ang babae dahil hindi niya akalain na isa siya sa dahilan kung bakit matutupad ang pangarap ng isang tao. Hindi nagtagal ay naging manager sa restaurant ni Bernadette ang kapatid ni Angelica. Masayang masaya talaga ang lahat at simula noon ay naging matalik silang magkakaibigan. Nang dahil sa husay ng bagong manager ay mas lalo pang lumakas ang kanyang negosyo.
ito na ata ang kapalit sa mabubuting nagawa niya sa kanyang kapwa. Ma'am, maraming salamat po dahil ipinasok niyo sa trabaho ang aking kapatid at wala pa man siyang karanasan ay manager agad ang kanyang posisyon. Masayang sabi ni Angelica. Ako ang dapat na magpasalamat sa inyo. Malaki ang naitulong ng kapatid mo sa aking negosyo. Kaya kayong lahat, maganda na kayo. Dahil sa isang araw ay magkakaroon tayo ng kasiyahan. Masayang sabi ni Bernadette. Hindi lahat ng tao na nakagawa ng masama ay mananatiling masama. Habang buhay ay pwede pang magbago. Kung minsan ay nakakagawa ka ng pagkakamali nang dahil sa matinding pangangailangan. Pero ano ba talaga ang mahalaga? Ang mahalaga ay yung ipakita mo na nagbago ka na. Hindi na importante ang masakit na nakaraan. Ang isipin mo ay yung maayos na kinabukasan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.